din kung anong narating ng taong kinaiinggitan mo. Ep, huwag kang magalit dun sa tao. Wala kang karapatan. Kinalingan niya eh. Ikaw ba, natanong mo sa sarili mo kung kinalingan ko ba? Baka masyado siyang grateful at maraming marami siyang gratitude sa puso niya. Ikaw ba, may gratitude ba yung puso mo? Lagi ka pa nagpapasalamat kahit pangit o maganda yung nangyayari sa buhay mo? Baka ganun siya, kaya nauna siyang biyayaan. Pero huwag kang mag-alala, darating din ang panahon mo. Huwag na huwag kang mag-alala at huwag kang susuko, bes. Galingan mo. Maging inggitera ka, pero sa magandang paraan. Subukan mo. Hello, mga kapanalig ko, no? At may mga Katoliko na kinukuha yung aking reaksyon. My God, meron pa akong bedmark sa noo. Meron mga Katoliko na kinukuha yung reaction ko dyan sa kumakalat na issue, no? At yan ay binigyan linaw na ni Father Darwin na kapag meron kaseng nai-issue ng mga Katoliko, wag daw pansinin. Deadmahin na lang at hintayin na lang yung magiging resulta. Well, sa akin kasi, when it comes into the speaking of tongues, no, ang opinion ko kasi dyan is, mas maganda kasi yung naiintindihan. Dahil hindi lang naman ang Catholic Church ang gumagawa ng speaking of tongues. Ginagawa yan ng mga born-again Christians. Actually, yung iba pa nga, may mga nakita kong videos na naposes, kumakain na ng damo. Ang gusto lang ni Father Darwin Gitgano pagdating sa gift of tongues is maintindihan ng mga tao kung ano ba yung purpose niyan. Kasi halos iisa na lang din yung way ng mga sulpot pagdating sa paggamit ng mga gifts at saka sa mga Katoliko, na which is yan yung mga charismaticians. Hindi naman ako against sa mga gifts of tongues kasi nasa Bible naman yan eh, di ba, na lahat naman tayo ay maaaring tumanggap ng mga kaloob ayon sa kalooban ng Holy Spirit. But sana yan ay ipinapakita at isinasagawa doon sa mga lugar na kung saan na ang mga nakakakita nun ay naiintindihan ng mga tao. Kasi kung yan ay ine-expose natin at kayo ay under ng Catholic Church na gumaganong-ganong in the morning, kung yan kasi ay ine-expose, magkakos din kasi yan ng confusions sa mga Katoliko na hindi aral. Diba? At kapag hindi natin alam yung kung bakit sila nag-speak of tongues, maaari din kasi yan ikatisod ng ibang mananampalataya. Kasi hindi naman lahat ng mga Katolikong tao ay charismaticians. Ang mga nakakaintindi ng gifts of tongues is mga charismaticians, o pwede rin yung mga hindi charismaticians pero inaral yung mga seven gifts ng Holy Spirit. Hindi naman siya sa kinocondemn na mali ang way ng charismatic movement, kasi batang charismatic din ako, no? Charismatic baby din naman ako. Nasaksihan ko din yung mga ganyan na process. Di ba? May mga napoposes, may mga nagsasalita ng iba't ibang wika, meron din naman silang mga sinasabi kapag nagmamanifest ang Holy Spirit, hindi natin magets. Wala naman pong problema doon. Kaya lang kasi nagkakaroon lang medyo ng conflict kapag ine-expose, kasi yung mga ganyang gifts, maaari yung pagtawanan ng mga tao, di ba? Na ang lakas ng loob ng mga Katolikong to, sitahin yung mga born again na nagagaganyan, pero kayong mga Katoliko, ine-expose nyo rin na nagagaganyan kayo. Dapat yan ay ipinapakita doon sa mga taong naiintindihan din. Kasi kapag yan nakita ng mga hindi naiintindihan na nagtatangs ka dyan, gumaganong-ganong ka, pagtatawanan yan at na-offend nila yung Holy Spirit, kasi hindi rin naman natin alam kung talagang gifts ba yun ng Holy Spirit or not. Tayo rin yung nagiging sanhi kung bakit nagkakasala yung mga Katoliko, kasi nga hindi nila naiintindihan. Ikalawa, hindi porkit nagigives of tongues ka, it means na galing yan sa Diyos. Diba may mga apparitions na ang simbahan na si Mama Mary daw yung nakita, pero at the end of the road nalaman, demonic possessions pala. Diba? Minsan kasi, yung inaakala natin na you are guided of the Holy Spirit, hindi pala Holy Spirit yon, no? Hindi pala Holy Spirit yon, kundi
bad spirit pala yun yung nagmamanifest dun sa tao. So nagkakaroon ng misinterpretations din yung mga kaanib ng Katoliko na kapag ikaw ay nag-gift of tongues ka, kalalala, gumanong ganun ka, di ba? Iisipin agad ng mga tao, lalo na ng mga Katoliko, ay, Holy Spirit yan. Power of the Holy Spirit yan. Gifts yan. Hindi. Kaya ding mag-manifest ng mga demon sa mga ganong pamamaraan. May mga possessions na kayang mag-Our Father. May mga possess na itatama pa yung paano mo bibigkasin yung Latin ng Pater Noster. May mga possession na magpapanggap na anghel, sasabihin sila yung San Miguel Archangel. May mga possessions na nagtuturo ng mabuting balita. Pero kung pag-aaralan natin yung history noon, hindi pala, ano yon, Christianity, mga satanism, mga occultism. So, pinag-iingat lang tayo ni Father Darwin sa paggamit ng mga kaloob na maging maingat tayo kasi baka ma-mislead o ma-misinterpret ng mga ibang mga Kristiyano yung mga ginagawa natin. Pero ganun pa man ang sinasabi ni Father Darwin, no, na kung may mga Katoliko na bumabatikos sa mga kapwa Katoliko, manahimik na lang. Yun din ang naging advice sa akin ng ibang mga Katoliko, no, ng ibang mga nasa punto per punto. Quiet ka na lang kasi sila din naman magdadala noon eh. 'Di ba? Ang pagiging Katoliko natin, karapatan natin magsalita kung ano ang gusto nating sabihin. Pero dahil may mga Katoliko na umaangat, may mga Katolikong nakikilala, may mga Katoliko na sadyang nagkakaroon ng mga malalaking followers, hindi talaga natin maiiwasan na hindi sila mabatikos. No? At ang tunay na Kristiyano, kapag Katoliko na yung kaharap mo, we have to be calm and we have to be quiet. Mag-focus sa goals, ilatag mo kung anong gusto mong ilatag as long as nakakapagbigay to ng matibay na motivation sa mga Katoliko para mas lalong maging inspired sila sa pagiging Katoliko nila. So be it, go ahead, continue your journey. Ang mga tao may masasabi yan. Ang mga tao pilit kang hahanapan ng butas para ibabaka, ibagsak ka. Ang mga tao minsan kapag nakikita nilang namumunga ang isang Katoliko, talagang babatuhin yan. Normal yon at we have to admit it, di ba? Hindi ko sinasabi na yung mga nagbigay ng mga negative comments regarding kay Father Darwin Gidgano na ibang mga Katoliko na mas na masama na silang tao. Yun kasi yung opinion nila eh. Di ba? Kaya nga kahit even sa panahon ng mga sinaunang panahon na which is not yung Bible ay hindi pa compiled, nagtatalo-talo yan. May mga theological opinions ang bawat isa. At kalayaan nating mga Katoliko na magbigay ng kanya-kanyang opinion. No? As long as ito naman ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Katoliko para mas lalo kang maging matatag na Katoliko, ipagpatuloy mo. Hindi po ba? Kaya nga, diyan tayo nadadaig minsan ng mga sulpot. Kasi yung mga sulpot, no, sila ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Pinoprotektahan nila yung mga sulpot nilang kaanib. Hindi katulad kasi dito sa simbahan natin, marami nagtataas ng kilay, marami nagtataas ng noong kapag nakikita nila na, oops, teka lang, mukhang natatapakan ako. No? At ngayon, may mga traditionalist na hindi naman matanggap na yung content ko ay patungkol sa, tawag neto, naging content ko ay patungkol sa hindi sulpot ang Roman Catholic Church. May mga Katoliko nagtaas sa akin ng kilay na hindi, offshoot kayo. Sulpot kayo, Orthodox ang nauna. Hanggang ngayon, yan ay inilalatag pa rin sa mga videos ko at pinutol-putol ng mga traditionalist o yung mga nasa East, yung patungkol sa hindi sulpot ang Roman Catholic Church. Hanggang ngayon, binabatikos ako dyan, pero deadma ako. Even doon sa sinasabi kong iliterate ang 12 Apostles, hanggang ngayon may nagre-react, pero deadma ako. Kasi ang sabi naman nila sa akin, no, yung mga nilalatag ko, bagamat may mga hindi pumapabor, but as long as yan ay nagbibigay ng mataas na motibasyon sa bawat Katoliko na ma-curious kung paano aaralin ang history ng simbayan, so be it, San Rio, ituloy mo. Ituloy mo. Hindi ba? Hindi naman siya nagkakaroon ng negatibong epekto eh, yung mga live presentations ko. At sinabihan din ako na ganun talaga San Rio.
No? May mga magtataas talaga ng kilay sa iyo. At tanggapin mo na 'yon. Sabi nga sa akin 2024 na, you have to learn how to manage your emotions. Kailangan matutunan ko kung paano mandedma. No, may mga tao kasi na masyado na lang nagpapapansin sa social media. Or may mga tao kasi na naiirita pag nakikita ako ng mga Katoliko at pinanonood ng maraming mga tao. Sabi sa akin, hindi lang ikaw San Rio ang nakaranas niya, naranasan din daw nila kung paano sila binatikos ng kapwa Katoliko nila. And the best way to deal with them is to keep quiet and continue your journey. No? Sabi ko nga eh, may masama po ba sa ginagawa kong pagla-live? Sabi sa akin, wala. Wala. Actually, ikaw nga yung inspirasyon ko kung bakit ko to pinagpapatuloy. At naiintindihan ko na dahil iba-iba yung mga Katoliko na nagtuturo sa'yo, nagme-mentor sa'yo, yung mga opinion nila, yan yung na-adapt mo. Pero ganun pa man, as long as hindi ka naman nagiging heretiko na inaakay ko kayo na Protestant, mag-Protestant kayo, there is nothing wrong about it. Sabi sa akin, ganun talaga San Rio, hahanapan ka ng butas. Diba? Just like Father Darwin Gitgano, yung yan ay nakipaglaban kay RJ Seno, no? Kay RJ Seno, hinahanapan siya ng butas ng mga traditionalist. Diba? Kasi si Father minsan nagtitiktok, si Father minsan nakikitaan may hawak na beer, ganun talaga. Kasi, ano sila eh, expose sila. And these people, ang gusto nilang mangyari na ang bawat apologies maging perfecto. No? Maging perfect at palabasin na sila yung tama. Sila yung laging nasa katwiran. Kaya nga sinabihan din ako ng ibang mga apologies, deadmahin mo San Rio. Ang mga tao nakatutok pa din naman sa'yo. No? At ang sabi pa nga sa akin, hindi ka naman din mai-invite sa Radio Veritas kung hindi rin naman sila naniniwala sa'yo. No? Lahat naman ng mga apologies, may mga dispalko pagdating sa kung paano bibitaw ng salita. At naiintindihan yan ng ibang mga kaibigan kong theologians na, San Rio, it's okay. It's okay because nag-start ka lang naman ng 2021 eh. Maiintindihan mo at matututunan mo rin yung mga tamang pagde-deliver sa kung paano mo ipapaliwanag ang isang paksa. Kasi napakahirap nga din naman talaga na ikaw ay nag-aaral, na ikaw ay nagla-live pa, tapos nagla-live debate ka pa, pinagsasabay mo pa yung mga trabaho mo bilang tao. So napakahirap noon maka-catch up agad. So lagi nila sa akin sinasabi na kahit na ikaw ganyan, kahit na ikaw ay sinasabihan nila may mali ka sa gayto, may mali ka sa ganyan, we are still inspired kasi kahit ganyan ka, pinipilit mo. Nandoon yun eh. At least pinipilit ko. 'Di ba? At least sinisikap ko. Sinisikap kong ipaliwanag sa mga Katoliko na kung paano sila magiging matatag. Nandoon yung willingness ko. 'Di ba? At ilang beses kong sinabi sa inyo na San Rio is not perfect. 'Di ba? Hindi ako perfecto, pero but at least nagkakaroon ng positibong epekto yung pagla-live ko sa mga Katoliko. I've seen a lot of Protestants na nagkatoliko na. May mga nakaka-PM ako na, Ate San, thank you for your live presentations. Lalo akong naging matapang. Actually, nag-aaral nga ako ngayon eh. May mga ibang Katoliko na noon ang alam lang nila sa Bible lang sila mag-aaral. Pero nung narinig yung presentations ng San Rios, Ate San, gusto ko pong bumili ng mga aklat. Saan po ba nabibili yan? O sabi ko, sa St. Paul, ang dami nating mga bookstores ng Katoliko, huwag tayong mag-focus lang sa Bible kasi hindi natin maiintindihan yan. Masyado yung mahirap maunawaan. No? Sabi ko, hanggang ngayon nga, pinagtatalunan yan. Yung point doon is magbigay ka ng inspirasyon sa mga Katoliko na maging matatag. Magbigay ka ng malaking inspirasyon sa mga Katoliko na ipaglaban ang doktrina ng simbahan. Kasi even sa mga theologians, nagtatalo-talo rin naman 'yan. Merong nagkakamali, merong hindi. Meron din namang yung hindi na akala nating tama, mali pala. May mga ganun eh, may mga ganung terms. There is no such thing as perfect apologist. Walang perpektong apologies. Kaya yung mga ano, sabi nga sa akin, ng iba sa punto por punto,
Yung mga Katoliko na naghahanap ng butas sa kapwa Katoliko, mga papansin lang yan. Mga KSP lang yan. Sabi nga sa akin eh, San Rio, hinahanap ang kanila ng butas, yung pet mo, butas na lang ng pet mo ipakita mo sa kanila para manahimik. Yun yung lagi nila sa akin sinasabi. At natatawa ko kasi tinuturuan nila ako kung paano mandedma. Kasi ano yung dahilan? Diba? What is the reason why these Catholics keeps complaining about their co-fellow Catholics? Anong purpose at anong point? Ang daming sulpot. Ang daming Protestants na umiiral sa Pilipinas, bakit hindi sila mag-concentrate doon? Diba? As long as ang isang apologies ay nakakatulong sa pananampalataya ng mga Katoliko, why not so be it? Just like Father Darwin. Diba? Just like Father Darwin binibigay niya yung best niya. Kung paano palalalimin ang mga faith natin, kung paano tayo mai-inspired, kung paano natin gagamitin ang mga sakramental sa wastong paraan. Pero nasisilip at nasisilip pa din yan ng ibang Katoliko na Father Darwin, git gano'ng malituro mo. Diba? Pero si Father Darwin, quiet lang. At yun din ang sabi nila sa akin, quiet ka lang San Rio. At yun yung ngayon na pinag-aaralan ko na I have to be quiet, I have to stay calm and relax. No matter what these bashers, hindi ko alam kung anong intentions nila na nakabantay sa akin, even dun sa rest in peace. Diba, the word na rest in peace, nagpost ako, hindi pa pwedeng magsabi ng rest in peace sa mga sulpot. Naglatag agad ng outside the Catholic Church, there's no salvation. Kung ikaw ay Katoliko at aral ka, alam mo yung diwa nun. Alam mo yung ibig kong sabihin. Diba? Na kapag ikaw ay nasa maling katuruan, wala kang rest in peace, kaya nga walang saints ang mga Protestants. Kaya nga yung bawat post ko, ngayon ay binabantayan talaga, no? At may nagpasa nga sa akin ng link, traditionalist naman. Video ko na naman yung nando doon. May nagpasa na naman sa akin, binigyan naman ng issue yung illiteracy ng 12 apostles. 'Di ba? Ang tinitingnan nila yung paano ako bubutasin. Pero yung positibong epekto noon sa mga Katoliko, kung bakit yung mga Protestant bumalik ng simbahan, hindi nila nakikita. Akala kasi nila pag napabagsak nila ako, magiging kalugod-lugod yon sa mata ng maraming tao. Magiging kalugod-lugod yon sa mga Katoliko dahil napabagsak nila yung tao, which is wrong. At no matter, at kahit na ano pa ang mga statements nila, kahit ano pa ang comments nila, at pilit nila akong pabagsakin, thy will be done. Thy will be done. Kung yan ang God's will, thy will be done. Basta ako, dumedepensa ako ng simbahan, nagla-live ako sa page ni Kuya Jando kasi gusto ko. Nasa puso ko kasi yung pagiging Katoliko ko. Kaya kung may mga Katoliko dyan pasintabi na hinihimay-himay yung mga videos ko, tinitignan ko saan ang mali, saan yung tama, gawin nyo lang gawin. Habang busy kayo, sa pag-aaral kung paano ako gigibain, I am too busy enough to para mag-isip kung paano ko lalabanan ang mga Protestante. Wala po akong pakialam sa opinyon ng ibang mga apologies na nakabantay ng nakabantay sa akin. Sabi ko nga, sabihin nyo kung gusto nyong maging bodyguard ko na lang para talagang bantay na bantay kayo sa kilos ko. And I am so happy and I am so proud. No, lalo na tong last na pag-attend ko sa Radyo Veritas. Kasi yung mga makakasama ko po sa Radyo Veritas, sila po ay mga dating nominal Catholic na ngayon ay kilala na written debater ng Catholic Church. May makakasama po ako doon by next month, mag-asawa sila na yung isa dating SDA. At talagang nahirapan yung kanyang asawa na i-convert siya into Catholic. And I am proud, no, na itong mag-asawang ito ay magpapakasal na sa Simbahang Katolika ngayong month of March. Ang sa akin kasi ang goal ko ng ako ay naging defender ay hindi para sabihin sa mga Katolikong magaling ako at matalino ako, hindi po ganun 'yon. Naging defender ako ng simbahan kasi gusto ko silang bumalik ng Katoliko. And happy to say
na marami ng mga Protestant ngayon na nagbalik ng Katoliko, ng pagiging Katoliko. At yun naman dapat ang maging goal ng bawat isa. Sabi ni Justine Elistorio, hi po idol, shoutout po si Dino Pardo, watching from Makati. Hi classmate, yan, si Justine Elistorio, tsaka si Dino Pardo, mga kabatchmates ko po yan nung elementary. No, kamusta? Miss na miss ko na rin kayo din. Kapag ako nakapunta ng Makati yan, i-PPM ko kayo, no? Meet naman tayo, nami-miss ko na kayo. Tagal ko na kayo hindi nakikita, no? Kaya tayong mga Katoliko, mag-focus tayo kung paano natin hihikayatin yung mga Protestant na maging Katoliko. Yun lang naman yun eh. Kahit sabihin mong saksakan ka pa ng galing sa pangangaral, kung wala ka namang, kung sa biyaya ng Diyos wala kang nako-convert, that is useless. Kahit gaano ka pa kagaling na magturo, kahit gaano ka kapakagaling mangaral, kahit laliman mo pa ng laliman yan, kung hindi ka naman naiintindihan ng nakikinig sa'yo, it's useless. Kahit pasabihin mo na nagtapos ka sa pinakamataas na antas ng paaralan, ikaw ay maraming certificate ng iba't ibang Catholic organizations, kung wala namang nakakaintindi sa tinuturo mo, it's useless. Kasi ang tunay na Katoliko, no, ang tunay na Katoliko, ang dapat maging mindset niyan, gawin mong Katoliko ang hindi Katoliko. Ganun naman ang ginawa ng mga apostles eh. Diba? Ganun naman ang ginawa nila. Sila ay nag-uusap-usap, nagkatalo-talo sila, yes. Diba? Pero, hindi yan yung ginagawa nilang way para ma-disappoint yung mga hindi Katoliko. Dahil ang goal din naman, kahit noong una pa, ng mga early Christians is mag-convert. And even the theologians, yan sila ay may mga tiyatawag na theological opinions. May mga dahilan sila bakit ganyan ang mga stand nila. May mga dahilan ang bawat apologist bakit ganito yung kanilang pagtuturo. Kaya nga sinasabi sa akin, San Leo, ngayon na ikaw ay lalo daw akong na-expose dahil daw kay sa Radio Veritas, no, na i-expect mo na kung ano yung dapat kong i-expect, 'di ba? Na syempre, nakababad mukha mo sa social media, pinanonood ka ng maraming tao, minsan yung iba pang mga statements ko ginagawa ng references ng mga Katoliko, ganun talaga. No? Ganon talaga, may masasabi at masasabi sa'yo ang mga tao, lalo na ng mga sulpot. Kasi kung titignan mo, diba, against na against kay San Rio sa pagtuturo at paglalatag ng Doctrines of the Catholic Church, pero nanonood. Hindi ba? Against na against kay San Rio, hindi ka mapupunta sa langit, pero nanonood, nagko-comment pa sa live ko, katulad ni Knights Valencia. Kasi if you are not believe in a person, kung hindi ka naniniwala sa kalidad niya, kung hindi ka naniniwala sa standards niya, eh bakit nakafollow ka? Bakit nanonood ka? Ang tunay na taong hindi naniniwala sa isang apologista, dapat hindi mo pinanonood. At dapat hindi ka nagko-comment. Diba? Bakit hindi ka naniniwala eh? Kung sa tingin mo, no, sa mga ibang mga apologists daw, that San Rio is not worthy to be called as apologist, then don't follow me. Stop watching my live presentations. Kasi ako, ang goal ko is lalong patatagin ng mga nominal Catholic yung kanilang faith sa pamamagitan ng pagiging Katoliko nila. Bilang isang LGBTQ, at yan ang tinitignan na nakararami, hindi lang po straight ang nanonood sa akin, maging yung mga kapwa LGBTQ ko din. And I am so happy and I am so very glad na may mga LGBTQ though that they are in a same-sex relationship, they are practicing na wag magtalik. Na wag magtalik kasi sinasabi ko din naman sa kanila eh, na hindi ko alam kung ano yung stand ng simbahan sa mga LGBTQ na may relationship na 20 years na sila, 15 years na nagsasama, pero tinigil na nila yung sex life nila, hindi ko alam kung sin pa din ba yun. Kasi may mga LGBTQ na sa tagal ng panahon ng kanilang pagsasama, meron na sila ring nabuong friendship. Kumbaga, they support each other sa ikinabubuhay nila.
'di ba, kumbaga merong mga same sex relationship na business partners. Meron namang same sex relationships na naghuhugutan sila ng lakas sa isa't isa. No? At ang sinasabi ko lagi sa kanila, I am not here to na magbigay ng mga pahayag na, oy, kasalanan niya, nagsasama kayo. Hindi ko yun alam. Kung ang nagsasama ba na LGBTQ ay nagsesex, yon kasalanan yon. Pero hindi ko alam ang stand ng Catholic Church sa mga LGBTQ na nagsasama din, pero pinapractice nila na wag nang magsex. May mga ganong kaso. Kasi iba-iba kasi yung mga cases niyan eh. And as an LGBTQ, hindi lang naman po sa street ako nakakonsentrate. I am using my grounds, I am using my voice to the LGBTQ kung ano yung do's and don'ts. So no matter what my fellow Catholics tells about me or they say something bad about me, I don't care. I am continuing the way I serve God. Ipagpapatuloy ko kung paano ako ipapakita ang pagsamba sa kanya, ipagpapatuloy ko kung paano ko ipapakita sa mga tao kung paano ko nagse-serve sa simbahan. Hindi man ako literaling taong simbahan, hindi man ako literaling nasasabihan ninyo akong santo, at least may ginagawa. 'Di ba? At least meron kang pinapakita sa pamamagitan ng gawa. Kaysa naman sa ibang mga Katoliko diyan, talak nang talak, wala naman pinapakita sa gawa. 'Di ba? Kasi napakahirap sa isang apology, sa totoo lang, kapag nakalantad yung mukha mo sa social media, halos lahat ng tao kailangan mong i-please and you have to be perfect. Kailangan lagi kang well said. Kailangan 100% you are accurate, Sanrio. Hindi ka pwedeng magkamali. Di ba? Kaya yung mga yan, yung mga nagbabash kay Sanrio o yung mga nagpo-post na ibang mga Katoliko, no? Dinededma ko na lang yan kasi ako, pinagpapatuloy ko pa rin kung ano yung ginagawa ko. Up to now, may mga Protestants ako na nagpabautismo na sa Catholic na hanggang ngayon, dahan-dahan ko po silang nilelekturan para maintindihan yung mga differences ng aral ng simbahang Katolika at ng mga sulpot. Ang goal ko, ang goal ni Sanrio ay hindi para sabihing magaling kayo. My only goal as being a defender is kunin sila at ibalik sa simbahan. As an LGBTQ, ang goal ko sa mga LGBTQ, hindi po sila para kontrolin. Nasa sa kanila kung sila ay a-agree o hindi. Pero gusto ko din malaman kung ano yung stand ng simbahan pagdating sa LGBTQ community. So, yung mga tao na nagtataas ng kilay, no? Yung mga tao na nagtataas ng kilay, it's okay. No? It's okay. Bakit? Ganon kasi talaga. 'Di ba? Parang sa mga nasa showbiz lang 'yan eh. 'Di ba? Merong Sharon 'yan, merong anti-Sharon 'yan. May Vilman 'yan, may anti-Vilman 'yan. No? At pag ikayo ay na-expose, no, sa social media and halos ang mga tao pinanonood ka, lagi po natin 'tong tatandaan. No? Gaya nga po sabi sa akin ng mga kapanalig kong Katoliko, isang maling pagkakamali mo, tatabunan yan ang lahat ng mga nagawa mo para sa simbahan. Kasi nasa Pilipinas tayo. Ganyan ang ibang mga Pilipino. Na kahit na anong pilit mo na gumawa ng isang hakbang para sa ikauunlad ng simbahan, isang pagkakamali lang ang magawa mo, lahat yon burado. No? Kumbaga sa isang malinis na kumot, no? Matintahan mo lang yung puting kumot na yan, yun lang ang nakikita, pero yung mga malilinis na nasa telang yun, hindi na yun mapapansin. At yun yung itinuturo nila sa akin, doon nila ako tinitrain. Kasi syempre, as an apologist, I started only on, nag-start lang ako ng 2021, doon pala ako nag-start mag-aral, no? 2024 pa lang, tinuturuan naman nila ako ngayon mag-matured sa emotions, kung paano ko siya dadalhin, yung mga criticism, kung paano ko siya iintindihin, at paano ko gagawing positibo yung mga kritiko na mga Katoliko na to. Sabi nga nila, hindi mauubos ang mga Katoliko na huhusga sa kapwa Katoliko.
Kaya, sabi sa akin San Rio, don't make an effort na kapag ito na paniwala mo tong katolikong to na ayaw sa'yo, it means na may malaking pagbabago. Hindi. Kasi noon pa may ganyan na. Kahit na anong tumbling natin sa mga katoliko na again sa kapwa katoliko, no, pumaborman siya sa'yo, it doesn't make sense. Hindi sila nauubos. Ang tao ay may masasabi at masasabi sa'yo. No? Ang tao, kahit na anong gawin mo, mabuti, gumawa ka ng mabuti, may negative statements pa rin yan. Gumawa ka ng mali, may negative statements pa rin yan. Ang sabi sa akin, kahit nung mga nakakausap ko, as long as, ikaw ay nagbibigay ng inspiration sa mga Katoliko para maging matatag sila, ipagpatuloy mo San Rio. Dahil wala naman din akong nakikitang negatibo pagdating sa presentations mo kasi nagbuboost ka ng confidence sa bawat mananampalatayang Katoliko at yun naman talaga yung dapat. At sabi pa sa akin nila, mga aral to, San Rio, naiintindihan ka namin kasi hindi ka pa ganon kalalim. At yung mga aral din na Katoliko, naiintindihan ka. Kasi alam nila na hindi ka pa masyadong hinog sa pananampalatayang meron ka. Pero proud kami sa'yo. Kasi sa kabila ng pagiging hilaw mo, pinipilit mo nang maging hinog. Kaya ang sabi nila sa akin, yung mga taong bumabati ko sa'yo, hinahanapan ka ng mali, bubutasan ka. Sabi nila sa akin to ha. Yan yung mga tao na parang, ano bang ibig niyang sabihin doon? Yan daw yung mga tao na mapapaisip ka kung ano yung motibo. Pero I am so happy and I am so blessed na may mga Catholic defender, no, na aral, nag-graduate ng theology, graduate ng philosophy, na lagi sa akin sinasabi, San Rio, we understand you. We understand your ways, we understand how you deliver, at maiintindihan ka ng mga aral. At naiintindihan ka namin kasi wala ka naman talaga na kahit papaano ay malalim na edukasyon. Kaya kapag ako nakakapagsalita ako minsan ng mga literal, naiintindihan nila kasi ang sinasabi nila doon, yung binibigyan diin mo pa rin San Rio, sulpot sila. That's the point. Binibigyan pa rin natin ng diin na protestante ka. At masaya ako doon, no? Kaya nga sabi nila sa akin, yan bang nagko-comment sa'yo, graduate ng theology. Yan bang nagko-comment sa'yo, graduate ng philosophy. Kasi kung graduate ng philosophy, graduate ng theology, ang pakikinggan nila sa'yo, yung essence ng pagtuturo mo. Kasi ang binibigyan diin mo lang naman talaga dyan San Rio, ang sulpot ay dapat maging katoliko. Ang sulpot ay walang kaligtasan. Kung ikaw ay tunay na katoliko, maiintindihan mo yung essence ng presentations ko. Pero yung mga katoliko na pilit na hanapan ka ng mali, pilit na hihimay-himayin pa yung video mo, mag-e-effort panoorin ka, ang binabantayan daw niyang mga yan, kung saan ako nagkakamali. Kasi yung goal nila, pabagsakin ako. Pero sabi nga, ng mga ibang katoliko na nag-aral, meron pang isa nag-aral sa UST, na nag-aral na San Rio, ang way ng paglalatag mo o ng presentations mo ay napapanahon. Ang way ng presentations mo, nakukuha mo ang panlasa ng mga Katoliko. Bakit? Kasi pare-pareho lang naman din tayo ng ugali. Kumbaga kung ano ang ugali ngayong 2024, yun yung ugali ko. Na which is dinideliver ko pa sa pagtuturo. Kaya nga ngayon, hindi naman sa sinasabi kong ang yabang-yabang ko. Medyo nabuboost yung confidence ko na deadmahin. Deadmahin yung mga bashers. Deadmahin yung mga sinasabi ng mga kapwa ko Katoliko. Kasi nung huli talagang I am very very hyper nun eh. Pero sinabi sa akin nung mga theologians, nung mga graduate ng philosophy o kahit yung ibang mga defensor ng simbahan na kilala, sabi sa akin, San Rio, naiintindihan ka namin kasi napakabata mo pa. At sa ganyang edad mo, hindi siya naaayon sa akin. Yung aral na napupulot ko. Kumbaga,
sa murang edad mo para sa pagtuturo ng simbahan, hindi yan normal. Kaya nga naiintindihan nila ako eh. Yun yung lagi nila sa akin sinasabi, Sanrio, napakabata mo pa. Pero ang lagi nila sasabi sa akin, pero Sanrio, magaling ka. At gusto ka namin. Sila yung sinasabi, ano bang sa tawag nila sa sarili? Silent viewers ba yun? Yun yung sinasabi nilang, silent viewers mo ako, Sanrio, ganito ako. May mga ibang pari pa akong nakausap na talaga na ganito yung ano, may memo ka na ganito, may memo ka na ganyan. Mali yun, Sanrio. May mga nasa likod ko na mas lalong pinalalakas ang loob ko. Kasi kapag ang isang katolikong baguhan, babasagin mo ng babasagin, tapos may malaking na itutulong sa simbahan, aba wala kang kwentang katoliko. Hindi mo inahayaang mag-grow yung tao. Diba? Pag binabasag mo ng binabasag yung katoliko, tapos hindi mo naman pala iniintindi kung ano yung gusto niyang sabihin, at ito naman ay positibo, magdudulot ng positive sa simbahang katolika na yung mga katolikong may hina, lalong maging matatag. Tas ginigiba mo ng ginigiba, sinisiraan mo ng sinisiraan, may iba kang motibo. Diba? Just like kay Father Darwin, diba? Inano niya si RJ Seno about sa mga sacramentals na yan. May ibang katoliko, kinwestiyon naman si Father Darwin sa mga pagde-deliverance. Diba? Ano yung purpose? Diba? Imbis na suportahan nyo para mas lalong ma-inspired yung mga nanonood sa kanya, hinihila pa baba. Yun ang hindi ko maintindihan. Diba? Kaya nga, sabi dun sa napanood kong na video kay Kakay eh, no, sabi ni Kakay, huwag kang inggitera, galingan mo din kasi. Diba? Huwag yung comment ka ng comment, tapos wala ka namang ginagawa. At least ako, may ginagawa ako para sa mga tao. Kahit na kaliwat kanan ang mga bashers ko ng mga Protestant, patuloy ko pa rin ginagawa yung pagiging katoliko ko. At least hindi ako matatawag na patay. Hindi po ba? Kasi yung mga ganyan, yung mga katoliko na nagpo-post laban sa kapwa katoliko, mga papansin lang yan eh. Mga papansin lang yan, anong purpose mo? Anong goal mo? Katulad si Kuya Jando Alabado, ang presentations patungkol sa Protestants, tapos may mga ibang katoliko, pababagsakin si ano, si Kuya Jando Alabado, anong purpose? Diba? Dapat nga palakpakan pa ninyo yung mga katoliko na pinipilit, na galingan, pagdating sa pagtuturo. Hindi yung hihimay-himayin nyo pa na para kayong si detective ko na nahanapin nyo kung saan sila nagkakamali. Diba dapat ang hanapan ninyo kung saan sila nagkakamali yung mga sulpot? Kasi no matter what happened, hindi man ganon ka, paano ko ba sasabihin? Hindi man ganon ka-precise kung paano sila nagbibitaw ng salita, but the point is, kinakalaban nila Protestante. Kesa magkanda duling-duling kayo kakahimay ng videos ko at hanapan ako kung saan ako magigiba, bakit hindi kayo maghanap na lang ng mga video presentations ng mga sulpot? Kesa mapagod kayo overnight kakabantay sa mga post ko at maglatag-latag kayo ng kung anek-anek, bakit hindi kayo maghanap ng post ng Protestante? At sila yung pagigibain ninyo. Ang isang tao, pag may masamang intensyon, hindi yan nagtatagumpay. Kaya kahit na ano pang gawin ninyo kay Sanrio, left to right, up and down, pag masama ang motibo mo, hindi ka magtatagumpay. Pwede kayong magsalita ng mga inspirational quotes, kunyari, na gusto ko lang itama ang Sanrio, na gusto ko lang paalam sa mga tao na gayto si Sanrio. No. Mali. Diba? Mali yung ganon. Bakit? Kasi bago tayo mag-post, mag-chat muna sa akin. Sanrio, bakit gayto yung stand mo? Diba? Pero yung bigla kong magugulat, maloloka, ay, nasa social media ako, katoliko, nag-post. Anong dahilan? Diba? Pwede naman akong i-PM na, diba Noriel ng SPMS? Oh, minensyon na kita. Si Noriel SPMS ay nag-post, nandun pa yung video ko, chop-chop. Diba? If you are a good Catholic members, i-chat ako. O, kaanib kaya naman ng SPMS. O, diba? Noriel? Kung ikaw ay mabuting katoliko, ipipm mo ako na Sanrio.
I wanna know kung ano yung stand mo dito. Bakit ganito yung presentation mo? Anong dahilan? Bakit ganyan? Gusto lang kitang kausapin. Hindi yung magugulat ako, pinagsisend sa akin ng mga kapanalig ko na, Sandrio, pinost ka nung Katoliko, SPMS pa ata. O, dala-dala mo pa SPMS. Yung iba pang nag-message sa akin, mga kilalang Katoliko pa. Teka lang po ah. Hindi po ba? Kung ikaw ay may magandang motibo sa mga Katoliko at sa tingin mo hindi ka pabor sa kanyang presentation, sa i-chat mo na, ay Sandrio, hindi kita magets dito. Ano ba yung ibig mong sabihin dito? Diba? Baka kasi maaaring ano eh, hindi lang kita magets kasi masyadong yung salita mo masyadong mababaw. Oh, dahil sa malinaw ako, malalim ako magsalita, nabababawan ako sa'yo. Ano ba yung ibig mong sabihin dito, yung point mo, para maintindihan namin? Hindi yung maloloka ako kay Noriel. Flooded po talaga ako ng pinasang link na post niya, tas video ko. Kaya kasi sabi nila, what's the point? Nang ibang Katoliko ha, Noriel SPMS, tinanong nila ako, what's the point? Kung ikaw ay magtatama ng isang Katoliko, i-PM mo, i-chat mo. Kasi yung way na ginagawa mo, pinapahiya mo ko. Para ano? Para walang manood sa akin, walang sumuport. Eh, okay lang naman yun. Hindi naman sa like what I've said, hindi naman ako nagla-live para palakpakan ng tao. Hindi ako nagla-live para sa followers. Hindi ako nagla-live para sumikat. Hindi kumikita ang Facebook account ko. Hindi kumikita ang YouTube channel ko. Wala akong perang nakukuha dito. Kaya meron man akong followers o wala, wala rin naman akong napapala. Actually, talo pa nga ako sa lude. Talo pa nga ako sa ano eh, sa effort, yung iba kong mga trabaho sa labas, napupurnada dahil nagla-live ako. Talo pa nga ako sa pagdating sa kalusugan, napupuyat ako, minsan nagkakasakit pa ako. Pagdating sa mental health, talo pa rin ako dahil ang dami kong bashers. Minsan nakakapag-overthink na din ako. So ano yung dahilan? Ha, Noriel ng SPMS. Kasi kung ikaw ay isang magaling na apologista o kung apologista ka man ng SPMS, kung ikaw ay magtatama ng isang Katoliko, huwag mong ibopost nang hindi niya alam. Diba? Ano ang dahilan mo? Pinost mo yun sa social media na hindi mo pinaalam sa tao? Gusto mo ba siyang siraan? Kasi okay lang naman sa akin yun. Pwede mo naman ako sabihan na, o Sanrio, sisiraan kita ha. Kasi itong mga pinagsasabi mo, isang kasiraan. Hindi ka dapat maging apologista. Yun sabihin mo sa akin para nagigets ko. Hindi yung magugulat ako, magsasend sa akin yung mga Katoliko na nandoon pala yung videos ko, to think na SPMS ka pa. Hindi ba? Ano ba yan? Akala ko ba okay na? Diba? Akala ko ba okay na? Ano na naman yung ano, yung dahilan mo? Like what I've said, kapag videos ko or may issue sa akin, i-chat ako. Hindi yan yung magugulat ako, Katoliko ka, naka-expose pa ako sa social media. For what? Gusto mo ba akong masira sa tao? Sabihin mo naman. Kasi wala naman po akong pakialam doon. Hindi naman din po ako nag-i-invite ng mga tao na, oy, panoorin niyo ako. Hindi naman po ganun. Kahit kay Kuya John doon, hindi naman ako nagsasabi na, oy, manood kayo ha? Manood kayo, naglalive ang Sandrio? Hindi. Ang lahat ng presentations ko pagdating sa simbahang Katolika, whether na nami-misinterpret ninyo o hindi, yan ay way ko kung paano ko tatanggalan ng depensa ang mga protestante. Malaki ang naitutulong kahit papaano ng pagla-live ko sa mga Katolikong kaugali ko. At yan, ginigiba ko dyan ang defense mechanism ng mga sulpot. Tapos mga Katoliko, makikita ko video ko, nakakaloka. Hindi man lang ako inabisuhan. Diba? Tapos kaanib ka pa ng SPMS, Noriel. Anong dahilan? Diba? Ano yun? Hinimay-himay mo lahat ng mga live videos ko, tapos naganap ka kung saan mo ako bubutasan. For what? Hindi yan makakatulong sa simbahan. Hindi yan makakatulong sa pagiging Katoliko mo. Bakit? Ang isang Katoliko, kapag nasisira yung mga followers niya na panghihinaan ng loob, kapag nagiba ang isang apologista
na hinahangaan ng mga Katoliko, kasama doon yung mga magiging bunga niya. Dahil nagiging matatag ang bawat Katoliko, unang-una, kasi meron din sila kahit papaano ina-idol. Meron sila kahit papaano, ay gusto ko yung way neto. Katulad kay Father Darwin, halimbawa, pag si Father Darwin nasira ng tuluyan, apektado ang lahat ng mga taong naniniwala kay Father Darwin. Maaaring bumalik sila sa pagiging mahinang Katoliko. Kagagawa nino ng mga kapwa Katoliko. Sa kakagiba ninyo sa akin, no, na hindi ko alam kung ano ang mga dahilan ninyo, no? Sa kakagiba ninyo sa akin, yung mga Katoliko na dating Protestante na nagkatoliko, babalik ng sulpot yan. Oh, di ba? Kaya dito sa kaanib ng SPMS na si Noriel, bago ka mag-post, lalo na't video ko yan, i-chat mo ko. Mag-PM ka na San Rio, bakit ganito yung stand mo? Gusto kong malaman. So, syempre, dahil napanood mo na to, tsaka mo palang siguro gagawin. Well, I'm not interested. Kasi ang isang taong may malasakit, hindi mo pinapahiya. Ipi-PM mo. Yun ang tunay na Katoliko na may malasakit sa kapwa Katoliko. No? Ngayon, kung hanggang ngayon hindi ka makapag-move on, Noriel, sa naging pagtatalo namin ni Kuya Hamsky Ray, hindi ko na problema yon. Si Hamsky Ray at ako, nagsorihan kami sa isa't isa. Well, it's up to him kung hanggang ngayon daladala niya yung grudge na yon. It's up to you kung daladala mo yung grudge na yon. It's up to SPMS members kung daladala nila yung grudge na yon. Basta ako, I'm completely healed and recovered. Nasabi ko na, sorry. Nag-live ako, sinabi ko din na sorry. That's enough. Kapag ikaw ay nagsabi ng sorry, forget and let go. Oh. Ngayon, kahit na ganon, kahit ganyan ang naging statements mo, wala akong plano na i-screenshots yan. Kasi you are still a Catholic. Karapatan mo na ipusa ko at magsalita ka ng mga kung ano-ano. Pero lagi ko sasabihin sa iyo, Noriel, kasi matagal mo na akong pinag-iinitan eh. Kahit yung grupo namin na AMS, matagal mo na pinag-iinitan. Ang dami nakakarating sa akin. So kahit na ano pa ang dahilan mo kung bakit mo ginawa yan, thank you. Thank you sa exposure. For exposing San Rio and helping me na makarating sa iba't ibang Katoliko ang mga presentations ko. Katulad ni Jojit Pilapil Magallanes, sabi ni Jojit Pilapil Magallanes, nag-unfollow ka sa akin, di ba? Sabi mo rin sa comment mo kay Hamsty Ray, pero laman ka ng comment section ko. Oh, nabasa ko yon. Hindi na nga lang ako nagre-react. Kaya hindi ako nagtaka, yung bigla kang naglatag sa post ko na outside the Catholic Church has no salvation. Ang babasahin mo na konteksto kung bakit ko pinost na walang rest in peace sa sulpot, kasi sulpot yan. Ang pinatutungkulan doon, true church, save souls. Can save souls. Hindi natin pwedeng bigyan pa ng kahit na anong positibo ang mga sulpot. Kasi Katoliko ka. Hindi tayo pwedeng... Jojit Pilapil Magallanes, nabasa ko yon. Nabasa ko yon. Kinausap mo pa nga si Kuya Hamsky. Nabasa ko yon. Nabasa ko yon. Kainitan ng pagtatalo namin ni Kuya Hamsky Ray. Diba? Kapag ikaw ay Katoliko, lagi mong gagawing negatibo ang mga sulpot. Hindi yan binibigyan ng katwiran. Yon ang tunay na Katoliko. Pag sinabi kong sulpot, hindi Katoliko, mga mali ang aral. Wala kahit kailan pwedeng maging santo pag mali aral mo. At hindi yan binibigyan ng katwiran. Yan kasi ang problema sa ibang mga Katoliko, masyado kayong mga impokrito. Masyado kayong paklin image. Para lang masabing magaling kayo, sisirain nyo yung kapanalig nyo. Yun naman talaga, di ba? Para masabi na, ay, magaling akong depensor ng simbahan, sisiraan ninyo yung kapwa Katoliko nyo. Sa tingin nyo, nakakatulong yan? Sa tingin ninyo, magkakaroon yan ng positibong epekto sa simbahan? Nagkakagulo na nga yung Katoliko sa Katoliko, dumadagdag pa kayo.
imbis na isipin na lang ninyo at intindihin kung paano natin dudurugin ang aral ng sulpot, ang ginagawa ninyo, yung mga Katolikong nagsisikap magturo, ginigiba nyo din, eh bakit hindi na lang kayo magsulpot? Ako, kahit ganito ang kalagayan ko, pinipilit ko na ipagtanggol ang simbahan sa abot ng aking makakaya. May ginagawa ako. Kumikilos ako. Hindi lang ako basta nagkukuyakoy at pinapanood sila na dinidigma ang simbahan. At least kahit papaano, nag-e-effort ako. Hindi kayo pwedeng maghanap ng 100% na agree sa bawat apologista dahil may kanya-kanya yang kahinaan. Walang apologies na hindi nagkakamali. Ang mali lang kasi sa ibang mga Katoliko, para lang masabi na sila magaling, sila yung tama, sila yung dapat pakinggan, ipopost nyo sa social media yung mga Katoliko. Minsan magko-comment pa kayo, ay tama yung ganitong protestante, si San Rio kasi masyadong hard. Dapat lang! Anong gusto nyo, babyhin ko yung mga protestante? Ikuyakoy ko, iduyan ko, ipaghele ko? Dapat lang. Dahil hindi rin sila ganon ka-easy sa mga Katoliko. Ilang mga Katoliko ang binabalahura nila. Anong gusto nyo? Manood ang San Rio at sabihin, oops, kailangan mag-ingat, mag-ingat, kasi mga protestante yan. Baka may masabi Katoliko, wala akong pakialam. Kahit na ano pang sabihin ng ibang Katoliko sa akin, wala akong pakialam. Dahil ang mga sulpot, hindi yan binibaby at lalong hindi yan ini-spoiled. Ngayon, kung ang mga Katoliko, hinahanapan ako ng butas, hinihimay-himay nyo lahat ng mga videos kung saan ako nagkamali, gawin nyong madali. Gawin nyong madali. Dahil lagi kong sinasabi to sa mga kapanalig kong Katoliko, ang taong may masamang intensyon, hindi yan magtatagumpay. Ako, ang intention ko lang, maging Katoliko ang mga hindi Katoliko at maging palaban ang mga mahihinang Katoliko. That's it. Wala akong pakialam kung may madismaya. Wala akong pakialam kung may mag-unfollow. Wala akong pakialam kung panoorin ako. Dahil ako, naging defender ng simbahan para buhayin ng pagiging Katoliko ko, hindi po ako nag-aartista dito. Inilalagay ko sa alanganin ang buhay ko. The more na nagiging matibay, the more na nagiging malalim ka sa pag-aaral, the more na pinanonood ka ng maraming tao, the more na mas lalong nagiging komplikado ang buhay mo. Akala nila si San Rio, petiks-petiks, wow, ang taray ni San Rio, sikat na sikat, hoy. Sikat na sikat din ako sa mga nagbabanta sa buhay ko. At kapag sikat na sikat ka sa nagbabanta sa buhay mo, mas maraming tao ang gusto kang patayin. Diba? Ganun lang yon. Kaya yung mga sulpot na yan, diba? Yung mga sulpot na yan, nagkakaroon sila ng sarili rin nilang opinion sa Catholic Church. Minsan, mas hard. Diba? Mas hard pa nga. Eh, hindi ako ganon. Na para lang sabihin ng mga Katoliko, ang bait-bait ko, I'm sweet, gentle, mild. Eh, kinakailangan, ibigay ko yung gusto niyong gawin ko. Hindi. Hindi binibaby ang mga sulpot, nilalabanan yan, dinudurog. Si Maria nga, tinapakan ulo ng ahas eh, dinurog eh. Ano ba dinudurog ko, aral nila? Hanggat ang presentations ko ay nagbubunga para lalong lumakas ang loob ng mga Katoliko, wala akong nakikitang masama doon. At kahit magtulong-tulong pa kayong mga Katolikong iba dito, nagibain ako, pabagsakin ako, wasakin ako, siraan ako, ipagpatuloy nyo. Ang isang depensor na epektibo, binabatikos. Tandaan nyo yan. Ang isang defender ng Katoliko na epektibo sa tao, binabatikos. Kaya kahit batikusin nyo ako mula ulo hanggang talampakan, hindi yan ang magpapatigil sa akin. Dahil hindi ko kahit kailan i-define ang sariling pagkatao ko sa mga taong nagsasalita ng negatibo sa akin.
Thank you, my bashers, for making me famous. Salamat sa mga bashers ko. Salamat sa mga nag-iisip ng masama sa akin. Salamat sa mga nagtatangka na pabagsakin ako for making me famous. Because of you, kaya ako kilala ngayon. And this criticism na sinasabi ng mga bashers sa akin, it makes me stronger. Yan ang nagpapatibay sa akin at bumubuhay sa mga dugo ko. Naging matatag ako, naging matibay ako nung pumasok pa lang ako sa CFD Cebu. Talagang ang judgment ng CFD Cebu sa akin pagdating sa paglalatag ko noon ay hindi mo makakain. Iniiyak ko pero patuloy akong lumalaban. Matatag naman ako ngayon. Thank you CFD Cebu for making me a debater and a defender of the Catholic Church. Kung hindi dahil sa CFD Cebu, hindi ko 'to magagawa. Hindi ako magkakaroon ng tapang at lakas ng loob na magpaliwanag. Bakit? Dahil hindi din sila na-satisfy sa presentations ko nung bago-baguhan ako. Ang lahat ng mga hinaharap kong laban, lalo-lalo na't ito ay nagdudulot ng negatibo sa aking sariling imahin, yan ang nagpapalakas ng loob ko lalo. At the more na ako ay nasusugatan, the more na ako ay pilit pinadadapa ng mismong sarili kong mga kapanalig, the more na mas lalo akong nagiging palaban. Kaya hindi yan ang magiging yan, hindi yan ang magiging basis ko. Na nasugatan lang aaray, hindi. Pero sinasabi ko na sa inyo, ang tunay na katolikong kristyano na may malasakit sa kapanalig, i-chat mo. Sabihin mo, San Rio, meron akong hindi na-get sa'yo. Mapapagod lang kayo, kakanood ng mga videos ko, tapos hahanapin ninyo kung saan may mali na pag pinanood to ng mga tao, masisira si San Rio. Okay lang yun! Okay lang! Yung dalawang ang magagaling na defender ng simbahan, si Kuya Melchor Manalili, si Kuya Alvin Gitamondo, may kanya-kanyang stand. Yung CFD Cebu, katoliko sila, magagaling din sila, God-guide naman sila. Yung National, God-guide literally. May katoliko na against kay Father Darwin sa Sacramentals, meron ding hindi. Hindi ko mapiplease lahat ng tao, kaya kahit himay-himayin nyo yan, yung mga videos ko, at sa tingin nyo, masisira nyo ako sa tao, di go ahead. Malaya naman ang tao kung kanino sila makikinig. Sana lahat, ganyan na maging mindset. Kasi yung mga nagbigay sa akin ng link ni Noriel, nagalit. Real talk, nagalit. Anong sabi sa akin? San Rio, katoliko ba to? Di ba? Hindi porket nagsasalita kayo ng negatibo sa akin, positibo ang epekto niyan. No. Kahit na himay-himayin nyo lahat, magbigay pa kayo ng economical chuchu, council of ganito, wala akong pakialam. Hindi ako trying hard. Hindi ako good pleaser. Hindi ako yung tao na pipilitin kong abutin ng isang bagay na hindi ko naman kaya. Kasi sinasabi ko naman pag hindi ko kaya. No? Kaya kung sa tingin ninyo, lalo ka na Noriel ng SPMS, matalino ka, at sa tingin mo talagang you are a very precise apologist, at sa tingin mo kinaganda mo yung pagpo-post mo sa akin na ganyan, pagpatuloy mo, marami pa akong videos na pwede mong himay-himayin. Pwede ka namang maki-join force sa mga traditionalist na nakakalaban ko ngayon na sinasabi na ang Roman Catholic Church ay sulpot. Kaya kung iniisip ninyo na sa mga gossip, no? Na sa mga gossip ay tawag nito ay maapektuhan ako. No. No. Sabi ni Georgette Pilapil Magalian, si Melchor pinagsabihan ko din yun dati. Kita mo siya ngayon, behave na siya dati. Diba si Melchor masyadong madaldal ngayon, behave na. Sure ka, Georgette Pilapil Magalian, na nahimik si Kuya Melchor? Hindi mo yata nababasa yung mga latest videos niya about kay Kuya Jando. At hindi mananahimik si Kuya Melchor, Georgette Pilapit Magallanes nang dahil lang sa'yo. Hindi ganun ang personalidad ni Kuya Melchor Manalili. Dahil si Kuya Melchor Manalili, naging close ko yan. Isa yan sa nagpapaliwanag din sa akin ng aral ng simbahan.
Hindi yon basta-basta pwedeng maturuan at mamanipula. Mapapasunod mo, Jojit Pilapil Malgalyane, si Kuya Melchor Manalili, talaga ba? Hindi mo basta-basta mapapatahinig si Kuya Melchor Manalili, lalo na kapag alam niya yung stand niya. Alam ko ang ugali ng mga CFD Cebu. Hindi yan basta-basta sumusuko sa laban. Ano ngayon behave na, Jojit Pilapil Magallanes? Oh, sasabihin mo ngayon, nahawa ako. Paano mo nalaman? Paano mo nalamang nahawa ako sa kanya? Oh, diyan pa lang nanguhusga ka na, Jojit Pilapil Magallanes. Katoliko ka ba? Katoliko ka ba? Hindi naman porkit kakilala ko yung isang tao, nahawa ako eh. Oh, katoliko ka ba? O baka nahawa ka din sa mga protestanteng bashers ko, kaya ganyan ang ugali mo. Diba sabi mo, layman ka ng simbahan? Yang ugali ba yan, ugaling layman? Jojit Pilapil Magallanes? Hindi mo pa pwedeng sabihin na pinagsabihan mo si Kuya Melchor Manalili is na tumahimik na, hindi pa rin siya tumatahimik hanggang ngayon. Hindi ka yata updated. Mali yun. Close kami noon. Yes, nung CFD Cebu ako. Close kami noon. Ngayon, hindi na kami nag-uusap. Nag-uusap kami, casual na lang. Dahil nung umalis ako sa CFD Cebu, hindi na kami nag-usap. Oh. Ngayon, sasabihin mo, nahawa ako? Bakit? Sinabi ba ni Kuya Melchor Manalili sa akin na dapat ko siyang gayahin? Hindi ganyan ang turo sa akin ng mga kaibigan ko nasa ano? Nasa paligid ko. Anong kitam sinamin mo na Jojit Pilapil Magallanes? Inamin na alin? Na naging close ko si Kuya Melchor? Oo. Pero wala siyang sinabi na dapat ko siyang gayahin. Oh. Wala siyang sinabi na dapat ko siyang gayahin. Actually, nagtalo pa nga kami ng ibang mga kaanib ng CFD Cebu na nandudun ako eh. Oh. Hindi naman nila ako kinontrol kahit ni Kuya Melchor Manalili kapag may mga CFD Cebu na kaanib na nakakadebate ko din. Hindi naman sinabi ni Kuya Melchor na, "Uy, Sanrio, wag mong awayin yan. Hinayaan nga lang ako eh." Oh. Kung nahawa ko kay Melchor Manalili, sana CFD Cebu ako. Eh, CFD Cebu yan. Oh. Bakit nanguhusga ka, Jojit Pilapil Magallanes? Di ba taong simbahan ka? Partida, hindi pa ako taong simbahan neto. Oh. Ako na hindi taong simbahan, di kita hinusgahan. Pero ikaw, taong simbahan ka, pinagmamalaki mong layman ka, ganyan ugali mo. Yan ay pagpapakita na may mga ganyang klaseng katoliko. Di ba? Ganun lang yon. Oh. Ngayon, sasabihin mo, bara-bara ang mga banat mo, eh bakit ikaw? Hindi ka rin ba nagdadahan-dahan, Jojit Pilapil Magallanes? Diba? Ikaw dapat magdahan-dahan kasi taong simbahan ka. Ikaw ang magdahan-dahan at ikaw ang mag-a-adjust sa mga hindi taong simbahan. Kasi alam ko, yung mga layman, diyan sa mga, yung mga layman, yan yung mga dapat mas masasabi nating grateful. Kasi nagsiserve ka na sa loob ng simbahan eh. Dapat mas binibigyan mo ng malaking pangunawa yung wala sa loob ng simbahan, bakit parang ako pa yata dapat mag-adjust sa'yo? Jojit Pilapil Magallanes. Oh, kung nahawa ako kay Kuya Melchor Manalili at bara-bara ko na hindi gayto ang tamang apologetic, edi huwag kang pumasok sa mga content ko, huwag mang panoorin ang live ko. Ikaw ang nagsabi, in-unfollow mo ko, ngayon nandito ka. Umalis ka dito. Kasi hindi ko rin naman sinasabi na yung mga taong ayaw sa akin, panoorin ako. Kung ayaw sa akin, di huwag ka manood. Oh, di ba? Kung sinasabi mo, Jojit Pilapil Magallanes, isa kang taong simbahan, isa kang layman, at sa tingin mo na hindi gayto ang tamang apologista, di huwag mo akong panoorin, bakit nandito ka? Kaya ngayon ang pinagtataka ko sa ibang mga bashers ko eh. Sinasabi niya sa akin, hindi ako karapat dapat maging apologista, pero nanonood kayo sa akin. Mali ang Sanrio sa way ng pagpe-presentations ng Doctrines of the Catholic Church, pero nakabantay sa mga videos ko. Kapag ayaw sa akin, dapat nararamdaman nyo yan. Aalis kayo, ayaw nyo eh. Ako never mo akong mapapapunta sa lugar na ayoko. Never mo akong mapipilit kaibiganin ang taong ayaw ko. Never mo akong mapapasuporta sa isang taong ayoko, kasi nga ayoko. Yun ang ibig sabihin ng ayaw mo. Kapag pag meron sa akin na nangangaral at hindi ko siya pinagkakatiwalaan, kahit ano pang sabihin niya, hindi ko yung paniniwalaan. Kapag ang isang tao, kahit sikat, kung hindi ko naman ganun kakilala, hindi ko tinatanggap ang mga advices niyan, bakit hindi ko siya kilala? Ganun ka din dapat, Jojit Pilapil Magallanes.
Kung hindi mo gusto yung tao, wag mong suportahan. Kung hindi mo gusto yung tao, wag mong i-follow. Kung hindi mo gusto yung tao, i-block mo actually. Hindi yung nagtsatsaga kang panoorin yung mga ginagawa niya. Hindi yung para kayong mga asong ulol na inaantay ninyo kung saan madadapa ang Sanrio. Pag ako natison, lahat ng mga kapanalig kong Katoliko matitison. At kahit matisod man ako, huwag kayong mag-expect na porkit natisod ako, lahat sila magpupuntahan sa inyo. Hindi porkit natisod ako, yun ay magiging karangalan ninyo na mapupunta na sa inyo yung mga yan. Hindi. Mali yun. Pag ang isang Katoliko alam mong matitisod, sagipin mo, huwag mong butasan. Pero kapag ang isang sulpot matitisod, ingudgud mo pa para magising. Yan ang sugat mo, tanga ka eh. Hindi ko alam sa ibang mga Katolikong to, no? Ang hilig-hilig din yung butasan ng butasan ng butasan ang mga Katoliko, ay mga Katoliko kayo. Kaya nga advice nila sa akin, pakita ko daw butas ng pet ko sa inyo nang manahimik kayo. Imagine? Statement yon ng mga kilalang, ano, apologist. Ang lagi lang nila sa akin sinasabi, Sanrio, you are just a kid. We understand you. Sa DevCon, sinasabi sa akin ng DevCon, ikaw ang pinakabatang debater ng Debaters Convention. Even sa Russia TV, ako ang pinakabatang debaters dyan. At itong mga legit platforms na to na nilalabanan ko, anong sinasabi sa akin? Even mga Protestant. Sanrio, we understand you the way you talk, the way you interpret the doctrines of the Catholic Church because you are still a kid. You are young. You are very young. Your strength and your weaknesses, we love it. Kasi nagiging totoo ka. Kesa naman yung para lang masabing magaling ka, kailangan mo pang mambutas ng Katoliko. Para lang masabing dekalidad at dekalibre ka, kailangan mo pang mambutas ng Katoliko. Bakit? Kasi sikat. Kasi kilala. Si Tito Marco Evangelista, ka-video call ko kanina. Kinukuha yung side ko. O Sanrio, Jess, bakit ganito yung live mo? Hindi niya ako ginudge. Inunawa niya pa ako. Oh. Inunawa pa niya ako. Yung ibang mga Katoliko na nakikipag-debate. Sanrio, we understand you. You are still young. You are a kid. Naiintindihan ka namin kung bakit medyo gatas-gatas pa yung presentations mo. But we are happy and we are proud that you are a Catholic defender. Kasi ginagawa mo yung paglahat ng kaya mong gawin para ipagtanggol ang simbahan. Nakikita nila yung ginagawa kong effort. May mga Katoliko na ang tinitignan kung paano ako sisirain. Isa na dyan si Noriel ng SPMS. Kung kayo may issue sa akin, chat nyo ako. Walang maitutulong na maganda na sira-sirain nyo ako sa tao. Okay lang yan sa akin. Okay lang yan. Masira ako sa mga Katoliko. Pamukha nyong bobo ako. Okay lang. Kasi hindi ko naman din sinasabi sa kanilang matalino ako. And I know na yung mga Katoliko na sumusuporta sa akin, naiintindihan ako kasi ang bata ko pa. At least sinusubukan ko. Binibigay ko yung best ko para mag-aral. Kung sa tingin nyo, yan yung mga ikakasira ko, hindi gawin nyo, damihan nyo pa. No? Damihan nyo pa. Ganun lang yun. Di ba? Kaya kahit anong sabihin ninyo sa akin na negatibo, wala akong pakialam dyan. Hindi ko habol ang views. Hindi ko habol ang mga tao na na-expose ang pagmumukha ko. Gusto ko yung ginagawa ko. Mahal ko yung ginagawa ko kasi mahal ko yung simbahan. No? Kaya kahit anong sabihin nyo sa akin negatibo, sabi nga sa akin ng punto por punto, tumahimik ka Sanrio, hayaan mo ang mga Katoliko ang magtanggol sa'yo. Yung mga taong nagmamahal sa iyo Sanrio at yung mga tao na tunay na sumusuporta sa iyo ang magtatanggol sa iyo dahil naiintindihan ka nila. At yung mga taong against sa iyo, yung mga taong nag-iisip ng negatibo sa iyo, hindi kanila pipili, hindi kanila maiintindihan kasi ayaw nila. At may dahilan kung bakit ayaw kanilang maintindihan. Ayoko na lang sabihin kung bakit. 'Di ba? Kaya sabi sa akin,
kahit na ng ibang mga punto por punto, magkamali ka man o hindi, Sanrio, mahal ka namin dahil Katoliko ka. Magkamali ka man o hindi, Sanrio, mahal ka namin dahil nakikita namin yung improvements mo. Magkamali ka man o hindi, Sanrio, tanggap ka ng punto por punto. Kasi nakikita namin yung ginagawa mo para sa simbahan. At sa mga Katoliko na pilit akong binubutasan at nagpaplano pala, at yung iba dyan na nagpaplano, nawasakin ako, gawin nyo ng madali. Like what I've said sa lahat ng mga bashers kong Katoliko dito, yung mga bashers ko na may hidden agenda sa likod ko, gawin nyong mabilis at madali ang pagwasak nyo sa akin. Dahil isa lang ang sasabihin ko sa inyo, thank you for making me famous. Because my bashers, they are my biggest fans. Kayo talaga ang mga tagahanga ko, mga bashers. Kaya kahit na ano pang negatibo ang sabihin nyo kay Sanrio, hindi yan ang magiging dahilan para panghinaan ako. Dahil the more bashers I get, the more strength I receive from God. God gives me wisdom and gives me strength para magpatuloy. No matter what people think about me, it's their choice, not mine. Even Jesus Christ are condemned and persecuted. That's it. If you think that most of you are perfect apologists, thank you, Lord, for making them perfect. At kung sa tingin ninyo, hindi ako perfectong apologista, well, I'm so sorry if I'm not perfect. Because Sanrio is not perfect. I'm sorry to that. Pero ganun man yon, hindi yan ang magiging basis ko para tumigil sa paglalatag ng katuruan ng simbahan. At least ako, kumikilos. May ginagawa. Hindi katulad ng iba dyan na walang ginawa kundi mag-side comments at mag-negative comments, wala namang pinapakitang gawa. Ang ginagawa ko pong pagla-live, kalahati ng paako nasa hukay. Dahil alam ninyo kung paano ako maglatag sa mga sulpot, kung paano ko magbitaw ng salita. Kaya yung mga Katoliko na yan, ikaw, Noriel ng SPMS, pinost-post mo pa ako. Thank you. Thank you for the exposure. At the more bashers I get, the more quiet I become. Yan ang sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Quiet ka na lang, Sanrio. Hayaan mo ang tao ang magtanggol sa'yo. You don't need to be defensive dahil hindi din naman lahat maniniwala sa kanila. As long as you are become an inspiration to each Catholic members and you turn it into positive, yung mga napanghihinaan, go on. Continue your goals. Magpatuloy ka. Kasi naiintindihan ka namin, bata ka pa. Yon ang tunay na Katoliko na may malasakit sa kapwa. Hindi yung maghahanap ng ikabubuwal ng kapanalig, impokrita tawag doon. Kaya mga kapanalig, wag natin sana silang gayahin. No? Meron tayong nakikita, sinasabi ni Kuya Melchor Manalili, si Kuya Alvin Gitamondok, na ganito yan, no, ganito yan, puro kasiraan, no. Mali yun. May mga kanya-kanya din silang dahilan. Hindi ko sinasabing suportahan natin yung mga negative na yan, pero wag na natin silang bigyan pa ng fuel para masira. Katoliko pa din sila. At minsan na din sila na nakipaglaban sa simbahan na pinalakpakan din ng maraming tao. Hindi porket nagkakamali rin si Kuya Melchor Manalili, even si Kuya Alvin Gitamondo, yung mali lang ang titignan natin. Malaki din po ang naging ambag ni Kuya Melchor Manalili at ni Kuya Alvin Gitamondo.
At yung kumakalat din na issue ni Kuya Jando na sinasabi na dati daw napaalis na sa simbahan si Kuya Jando kasi pasaway daw, hindi naman natin din kailangan tignan yun. Malaki ang naging ambag nila sa mga Katoliko. Tumingin lagi tayo doon sa silver lining. Hindi porkit nagkamali ang isang tao, direct sasamantalahin mo ng pabagsakin. Hindi. Si Kuya Melchor Manalili, aminin man natin sa hindi, malaki ang naitulong niya sa ating mga Katoliko. Si Kuya Alvin Gitamondok, aminin man natin o hindi, malaki ang naitulong niyan sa simbahan. Yan, tatay ko yan, Alvin Gitamondok, nakakachat ko pa yan, tatay Alvin patawag ko. Malaki ang naibigay nila sa simbahan. Pero lagi nating iisipin at lagi nating ilalagay sa mga kokote natin na ang lahat ng tao ay may masamang ugali. Lahat po tayo dito may pangit na ugali, huwag kayong magmalinis. Kung nakikitaan ninyo ng pangit na ugali si Kuya Melchor Manalili kasi tao siya. Yun yung naturalesa niya. Kung may nakikita kayo kay Kuya Alvin Gitamondok na pangit ang ugali kasi tao yun. Nature niya yon. Kung merong nasasagwaan sa bunganga ni San Rio na iingatan, askal na askal. Nature ko yon, tao ako, lahat tayo rito may pangit na ugali. Kung may nakita kayong Katolikong nagkamali, normal yon, tao yon. Kung nagkamali si San Rio, normal yon, tao yon. Lagi nating titignan yung mga sarili natin kung hindi ka ba nagkakamali. At lagi natin titignan yung bunga ng ginagawa natin kung positibo ba o negatibo dun sa sasabihan mong tao. Huwag tayong magpaka-impokrita dito. Tayo-tayo na nga lang mga Katoliko eh, di ba? Huwag niyong ilahing pababa. Yung mga Katoliko na dumidigma sa mga sulpot. Dahil pag yan nawala, sino pang didigma? Kayo? Na magaling lang mambati ko sa comment section, mga Katoliko pa man din kayo. Ah. Pag nawala yung mga binabatikos niyong Katoliko, sino papalit kayo? Kayo ang haharap? Talaga? Hindi niyo alam kung gano'ng kahirap yung ginagawa ng mga Katolikong expose ang pagbumuka sa social media. Hindi niyo alam ang mga pinagdadaanan yan kung ilan ang mga bashers niyan. Hindi niyo nababasa ang mga messengers niyan kung ilan mga ilang mga protestante nagbabanta sa mga buhay na niyan. Na imbis na iangat ninyo, suportahan ninyo, tanungin nyo, San Rio, mukhang may problema. Anak ng pating naman talaga, sisiraan nyo pa. Wawasakin nyo pa sa tao. Sabihan nyo na lang, gusto ka naming wasakin, ayaw ka namin eh. Ganun na lang. Para alam nung tao. At kapag kayo ay magbibigay ng statement, lalo na kapag videos, ng isang Katoliko, no? Lalo na pag videos ng isang Katoliko, paintindi nyo. San Rio, ipapost kita. Hindi yung maluloka na lang ako, nakapost na naman yung pagmumukha ko. Diyos ko, lahat na lang yata ng mga Katoliko na mapa-traditionalist, mapa-RCC. Yung mukha ko po, nakapost. Hindi ko alam, bantay na bantay kayo sa akin. Hindi ko alam kung bakit favorite nyo kung bantayan. Hindi ba? Kung ang isang Katoliko ay nagpapalakas naman ng nagdudulot ng kalakasan ng loob sa ibang Katoliko, embrace him. Palakpakan. Congratulate them. Kung yung Katolikong yan, pag pinakikinggan mo, lumalakas ang loob mo, say thank you. Hindi yung porkit may nakikita kayong mga compliments galing sa iba't ibang mga Katoliko, magtataas pa ng kilay. Hindi naman din ginusto ng mga nagsasalitang yan na i-compliment sila. Ako, hindi ko rin yan ginusto. Nasabihan ako, San Rio, ang tapa mo, Lodi, San Rio, hindi ko din yan ginusto. Yun ang opinion kasi ng tao. At kung dahil sa mga comment ng mga tao sa akin, nagtataasan ang mga kilay ninyo, edo yung mga nagsasalita sa comment, ang taasan nyo ng kilay, wag ako. Kasi hindi ko naman din sila tinuturuan na palakpakan ako. At kung sakaling may pumapalakpak sa akin, yun ay dahil gusto nila. Maaaring natutuwa sila sa akin. Maaaring sa mga presentations ko, meron silang na-realize. Hindi lang naman ako porkit
nagpe-presentations, ang tinitignan sa akin ng mga Katoliko is yung mga sitas, yung mga history, hindi. Maaaring may mga ibang Katoliko na nung pinakikinggan ako, may bigla silang na-realize. Kasi hindi lang naman ako pure Bible, hindi rin naman ako pure history. Minsan naglalatag din ako ng mga advices kung paano i-handle ang mga bashers. Maaaring ganon, meron silang na-realize. That's why na gusto ko to si Sanrio. May kanya-kanyang panlasa ang mga tao. At kung ang panlasa mo, lalo ka na no-real ng SPMS, ay hindi mo naman gusto yung ako, no? Dapat sabihan mo ko. Hindi yung i-expose mo pa. Madali naman akong kausap eh. Yan nga din, di ba, pinagtalunan namin ni Kuya Hamsky, yung screenshot ni Kuya Winnie Bonilla Ibe. Dapat sinabihan ako. Kasi madali ko naman yun maiintindihan. Para at least kung mag-leak man, maiintindihan ko kung bakit may nagre-react ng ganun. Hindi yung ikaw pa mismo, Noriel, ng SPMS na Katoliko, ang makikitaan ko ng ganyan. At hindi ko alam kung anong dahilan mo. Kung dahilan mo para itama ako, bakit di mo ko chinat? Bakit sa social media? Anong rason para masira ako sa tao? Ganon. Yun ang naman ang nakikita kong dahilan eh. Ang sirain mo ako sa tao. O kung plano mo, Noriel, ng SPMS, sirain ako sa tao, okay lang naman. Matagal na akong sira sa mga tao dahil sa mga paninira ng mga Katolikong gaya mo. Doon pa lang sa binigyan ako ng CFD memo, nasira na ako sa ibang Katoliko, malaking epekto na yun sa akin. At tanggap ko yan. Tanggap ko yan. Kaya kung yan yung goal mo, kung bakit mo pinost yan, at wag mo sasabihin sa akin gusto mo akong itama. Kasi kung itatama mo ako, dapat chinat mo ko. Pero hindi, pinost mo agad, hindi ko alam at wala pa sa consent ko. Diba? Sinasabihan niyo ako, nagpusa ko ng picture ni Denmar, mali. Kasi nilalait ko, parang ina-expose ko yung pagiging duling niya. Pero yung pagpo-post mo ng video ko na walang consent, tama yon. Hindi ba naturo sa'yo yan, Noriel, ng SPMS? Diba? Nangihingi kayo sa akin ng consent patungkol sa picture ni Denmar, pero yung video ko na pinost mo, hindi ka naman sa akin nanghingi ng consent. Diba? Yung mga ganyang klaseng ano, ugali, mga impokrita yan. Pakatotoo naman tayo. Diba? Pakatotoo. Kung ang goal mo is mawasak ako sa tao, hindi ako paniwalaan, marami akong katolikong bashers. Hindi na bago yun sa akin. Kaya lang, wag naman sana ako yung magugulat. Kasi, ang nagpapasa niyan, mga katoliko din sa akin. At, sabi ko nga, ang iniiwasan ko, magalit yung mga sumusuporta sa akin, sa inyo. Ayoko sumasama yung loob nila sa Katoliko. Gusto ko yung mga Katoliko nang gigigil sa mga sulpot. Hindi ayoko na nagsasabi sila sa akin, Sanrio, bakit ka ginaganito? Gigil na kami. Ayoko kasing nakakarinig o nakakabasa ng ganon. Ayoko na dahil sa pambabati ko sa akin ng kapwa Katoliko, pati sila makipagbati ko sana sa inyo. Ayoko nun. Kaya kung ano man yung intention mo dyan, galingan mo. Kung yan ang magpapasaya sa'yo at sa tingin mo dyan ka magiging dakila, ipagpatuloy mo, hindi kita kukontrahin. Pero ang mahalaga sa akin, ikaw na pinost mo yung videos ko, no? Pinost mo yung videos ko without my consent, without my consent, ha? Ako, sinasabi ko sa'yo ng live. Hindi kita kailangan traidorin, hindi ko kailangan i-picture yon. Tapos, i-post ko para alang ano, mabash ka, hindi ko yun ikasasaya. Hindi ko yun ikalulugod na mag-screenshot ako, Noriel, sa post mo tapos papabash lang kita sa Katoliko, no. Ang kalaban ko ay Protestant. Kaya kung ano man na magiging tingin nyo sa akin, wala akong pakialam. Sulpot ang kalaban ko. At ang lahat ng mga Katoliko na sumusuporta sa akin ay hindi ko pababayaan. Ipagpapatuloy ko ang pagiging depensor ng simbahan na wala akong pinakikialaman sa inyo. Hindi magsisimula si Sanrio kung hindi nyo sisimulan. Kaya anuman ang inyong tingin sa akin, whether it's positive or negative, it's okay. Ganon din naman kay Christ. May positibo na nakatitig sa kanya, meron ding negatibo. Ganon din kay Father Darwin, lahat tayo, merong positive sa atin, meron din negative. Pero ang kahit man ganon, ang mahalaga, hindi ka tumitigil bilang isang Katoliko. Nagpapatuloy ka pa din sa pag-stand at sa pagtatanggol sa simbahan.
Kasi yung pangit doon, bashers ka na nga, wala ka pang ginagawa. At least ako, binabash man ako, at least nagpapatuloy ako sa ginagawa ko. LGBTQ man ang tingin nyo sa akin, sabihin ninyo wala akong kalidad, wala akong karapatan, it's okay. At least nakikita ng mga tao yung dedikasyon ko bilang isang Katoliko. Sana ganun na lang. Kesa hanapan nyo ng butas, yung mga Katoliko, tignan nyo na lang yung mga videos ng mga sulpot. At hanapin ninyo kung saan nyo sila bubutasan. Kasi very nonsense din naman kung ako yung bubutasan nyo. Gaya nga ng sabi ng iba't ibang platform, hayaan ko na lang kayo. Ganon talaga pagkulang sa pansin. So maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta po sa akin. At sana ay nagustuhan po ninyo ang aking explanations, no? Patungkol sa mga bashers na yan. At pinapasabi pala ni Father Darwin Gitgano na hayaan na lang natin yung issues at masasettle naman yan, kasi hindi rin maganda na yung mga obispo tsaka si Father Darwin ay pagtatalunan pa natin, no? Kaya nga si Father Darwin hanggat maaari iniingatan din yung mga supporters niya na huwag magalit doon sa Cebu Archdiocese of Cebu, kasi isang pananampalataya tayo eh. Tayo ay nasa isang simbahan na which is ayaw ni Father Darwin na tayo ay magbangga-bangga. Kaya sabi ni Father Darwin, ipagdasal na lang natin na magkaroon ng kaayusan at kapayapaan at matuldukan na yung issue na yan, no? At nag-uusap-usap na naman din sila kung ano yung side ni Father Darwin at side ng Archdiocese of Cebu. At naniniwala naman ako na hindi magtatagumpay si Satanas. Nagibain si Father Darwin dahil alam naman natin si Father Darwin ay may malaking na ibahagi sa puso ng mga mananampalatayang Katoliko sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng pag-o-offer na lang natin sa dasal, mas malaki ang magiging kapakinabangan nun kaysa magkaroon pa tayo ng galit sa Archdiocese of Cebu na isipin natin bakit sila ganito, bakit sila ganyan. Siguro mas maganda kung ipagdasal na lang natin na maayos at maibalik na rin sa dati yung mga issue na nagpagulo sa atin, mga Katoliko. At I'm so blessed and I'm so happy na marami nagmamahal kay Father Darwin sa kabila ng mga naging batiko sa kanya, hindi natin siya iniiwan at yun naman ang dapat. No? Huwag natin tignan yung mga sinusuportahan natin na mga perpektong nilalang. Tandaan po natin na magkakamali at magkakamali ang bawat tao. Pero ang mahalaga, pinipilit at pinipilit nilang bumangon sa mga pagkakamaling yun. Wala pa po akong nakikitang perpektong apologista. Lahat po yan may tinatagong issues. Nataon lang, si San Rio ay lantan, kaya paboritong paborito akong pabagsakin. Mapakatoliko man o mapasulpot. So yun lang po, please subscribe on my YouTube channel, San Rio TV, at sana ay may napulot kayo na kahit papaano, kahit konti lang, na ideya sa nilalatag ko ngayong araw na ito, kasi kaya rin ako nag-live ng ganito is para matigil din yung para maiwasan din yung sama ng loob ng ibang Katoliko na naipost ni Noriel under ng SPMS, no? Sa mga sumusuporta po sa akin, sa mga nag-chat, hayaan nyo na lang po sila. Yun din po kasi ang advice sa akin ng Punto for Punto nila Kuya Jando, ng Radyo Veritas ni Kuya ni Tito Marco, no, quiet na lang ako, hayaan na lang daw sila. Kasi ang mahalaga, may mga tao naman na nakakaintindi sa akin. Like what I've said, sabi nga po nila, bata pa ako. Bata pa kasi ako. Kaya naiintindihan nila ako. Baka siguro ganun sila kagaling, ganun sila katalino, ganun sila ka-perfect. Kaya lahat na lang ng konting kirot at kibot, big deal sa kanila. Kumbaga, utot pa lang ni San Rio, tae na sa kanila. Kaya, maraming pong salamat sa mga Katoliko na sumusuporta at nagmamahal sa akin at nananatili sa tabi ko sa kabila ng marami akong kapintasan. Maraming pong salamat at isa yan sa malaking biyayang tinanggap ko sa Diyos na nagkaroon ako ng mga tao sa paligid ko na inuunawa ako, iniintindi ako. Sa kabila ng mga tantrums ko, sa kabila ng mga minsan hindi ako, wala ako sa mood, sa kabila minsan na sobrang hyper ko, nandyan pa rin kayo at pilit nyo kong inuunawa. Like what I've said, 2021, hindi pa po ako mahusay na Katoliko. Hindi naman po ko po sinasabing mahusay, kumbaga, dun pa lang ako nagsisimula. No? 2024 pa lang po. Huwag nyo akong tignan na mala Alvin Gitamondok, mala Melchor Manalili, mala Kuya Jando, kasi sa kanilang karanasan, walang-wala pa po ako sa kalingkingan.
Ako po ay 2021 at halos lahat po ng mga magagaling na apologista nakakilala ko, tinitignan ako bilang napakabatang apologista. Kaya lahat ng mga presentations ko, hindi sila nagko-comment at nagre-react. Kasi yan po ang lagi nila sa akin sinasabi. Napakabata mo pa, Sanrio, at matututunan mo yan sa takdang panahon. Ngayon ka palang tinatawag ng Diyos para ipagtanggol ang simbahan. Yang mga pagtuturo mo, paglalatag mo, matututunan mo din yan pagdating ng, sa pagdating ng oras. At yang mga karanasan ko, yang mga nagiging experience ko, yan daw ang maglilid sa akin kung paano ako maglalatag ng mas maayos. Kasi napakabata ko nga po. Kaya kung sila, kada kembot ko, kada pitik ng balakang ko, sa kanila tae na yon. Like what I've said, at sabi rin nila, bata ka pa, Sanrio, naiintindihan ka namin. Yung mga comment and opinions nila, huwag mong pansinin. Dahil sila, naaral, ang mas dapat kong bigyan ng pansin, dahil mas alam nila kung ano yung ibig kong sabihin. Tandaan po ninyo, ang presentations ko ay kontra sa sulpot. Nilalabanan ko ang sulpot at ginagawa ko yan para sa mga Katoliko. Kaya kung yan ang motibo nila na pabagsakin ako, it's okay. Kasi may mga tao naman po ding naniniwala sa akin kung sino si Sanrio at ano si Sanrio at kung paano ako mag-deliver. Hindi ko po yun obligasyon na i-please ang lahat ng Katoliko. Merong matutuwa, merong hindi. At sa mga hindi natutuwa, God bless you po sa inyo. At sa mga natutuwa naman po sa akin, maraming salamat po. Lagi po kayong nandyan. At hindi man ako perfect, hindi man ako kasing talino ng ibang apologies, sisikapin ko pa rin po talaga na magsaliksik at mag-aral at maibigay sa inyo ang iba't ibang mga katuruan ng ating simbahan. As long as hindi ka naman nagiging heretiko at hindi mo naman tinataas ang mga sulpot para sabihin yan ay tunay na simbahan, wala pong mali sa ginagawa ko. Tanging mga taong inggit lamang. No? Negative na inggit, ha? Hindi positive. Tanging mga taong inggit lamang ang hindi natutuwa at sumasakit ang mata sa akin. At kung kayo ay naiinggit man at sumasakit ang mata ninyo sa akin, the best advice na may ibibigay ko sa inyo, unfollow me, block me, and stop commenting sa mga live videos ko kasi napaghahalataan. 2024, napakapait nyo pa din. No? So yun na po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye-bye po! Pagkatapos ng 100 taon, lahat tayo ay nakalibing na. Amen? Nakalibing na rin, sigurado, ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng 100 taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating paggawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng 100 taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaring ito ay scrap, lata na, tinapon, o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, ini-stress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng 100 taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi man tayo maaalala, makikilala, o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo, makikita sa album, sa picture, nakasabit sa dingding. Maaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao, pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng 10 dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan na ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng 100 taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwenta.
So tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aalala at pangamba. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli, magsisi ka na inubos mo ang iyong buhay sa kakaisip at sa pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. May katotohanan ang kasabihan that if it doesn't matter in 5 years, then don't spend 5 minutes on it. Kung walang halaga yan, walang kwenta, pagkatapos ng 5 taon, huwag mo sanang bibigyan ng 5 minuto sa kakaisip mo. Kaya din po si Jesus, palagi niyang utos sa atin, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kasi ang ating mga problema ay mawawala din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven, who loves us deeply. And since we have a God who takes care of us, who provides for our needs every day, why should we spend 1 second worrying? Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayop na lumilipad, mura lang na binibili, ay hindi pinapabayaan mamatay ng Diyos. Tayo pa nga mga tao na ginawa sa mukha at wangis niya. Tayo pa kaya mga tao na tinatawag niya mga anak. Tayo pa nga.